Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghet mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang Mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat ng ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparang sa isip ng mga tao. Habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo, Trina. Alleluia, Alleluia, sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang isa sa mga kilalang aparisyon ng ating mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Guadalupe. Ang debosyon po sa Our Lady of Guadalupe ay nagmula sa bansang Mexico. Ang mahal na Birhen ay nagpakita kay San Juan Diego sa Tepeyac Hill noong December 1531. Byudo at mahirap si San Juan Diego, naglalakad siya noon sa isang burol nang makarinig siya ng isang napakagandang musika na parang huni ng mga ibon. Isang maningning na ulap ang lumitaw at sa loob nito ay nakatayo ang isang nakadamit na tulad ng isang prinsesa ng Aztec. Maganda ang naging pahayag nito kay San Juan Diego na sinabi niya sa kanya, "Hindi ba ako ito na iyong ina?" Kinausap siya ng ginang sa kaniyang sariling wika at ipinadala siya sa obispo ng Mexico upang magtayo ng isang kapilya sa lugar kung saan siya ay nagpakita. Subalit, hindi agad ito pinaniwalaan ng obispo. Sa parehong oras, ang tiyuhin ni San Juan Diego ay nagkasakit ng malubha. Tiniyak sa kanya ng mahal na ina, nagagaling ang kaniyang tiyuhin at naganap nga ito. Binigyan din siya ng mga rosas para dalhin sa obispo sa kaniyang kapa o yung tinatawag na tilma. At noong December 12, nang buksan ni San Diego ang kaniyang tilma sa harapan ng obispo, ang mga rosas nalaglag sa lupa at ang obispo ay lumuhod sa kaniyang mga tuhod sa tilma na kung saan ang mga rosas ay lumitaw. Isang imahe ni Maria na eksakto kung paano siya nagpakita
sa Borol ng Tepeyac. Ang aparisyon po ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ang isa'y buhay na paalala na tulad ni Maria, nararapat tayo laging handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin, ang imahen ng Our Lady of Guadalupe, ang atin pong mahal na ina, ay nagdadalang tao. Ito po ay nagpapahiwatig ng katapatan at kababaang loob ni Maria, hindi para sundin ang kaniyang sariling kalooban, kung hindi maganap at maghari sa kaniyang buhay ang lahat ng plano at kalooban ng Diyos. Ngayon pong panahon ng Adbiyento, kinahamon tayong lahat, magkaroon din sana tayo ng pusong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pusong marunong sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon para maganap sa ating buhay. Habang tayo po ay naghihintay sa Kapaskuhan, naway buksan natin ang ating puso't isipan upang maging tapat din tayong tagasunod ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Maging instrumento din nawa tayo upang ang ating buhay mas mapalaganap ang paghahari ng Diyos sa mundo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Ninyo Jesus. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamu nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip sa mga hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng Mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng Buhay, ipanalangin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kaisa ng Mahal na Birheng Maria na iyong anak na si Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Sa tamis ng umaga ay naaninag ko ang tindi at alab ng pagmamahal mo. Sinukat ay ganda, nabighani ako, isang dukhang naglalaho. May habag kang alay at ang Diyos na sa'yo, si Jesus na aming Panginoon. Birhen ng Guadalupe, amin, ina ng buhay, dinggin niya rin hinirang nang sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa at galak. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Sa iyong mga mata nakaukit ako, sa myo ng mga rosas ang bango ng tawag mo. Huwag matakot o mamahala ang bulong sa puso ko. Yakap ka, o aking paraiso. Kasakitan o pangit, maglalaho ito. Di ba't ako'y iyong inang totoo? Birhen ng Guadalupe, amin, ina ng buhay, dinggin niya rin hinirang nang sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, amin, pag-asa at galak. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Birhen ng Guadalupe, amin, pag-asa at galak. Salamat sa iyong habag, magtitiwala sa iyong anak, at buhay ko'y tutulad sa kanyang yapa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating third parish-wide Advent Recollection Series ngayon pong ikapito ng gabi dito po sa loob ng simbahan, at ang tema po ay misyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jerome Marquez, SBD, Provincial Superior of the Society of Divine Word,
Roquete Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambanam ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipiluho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.